to share. Jesus is coming soon, morning or night or noon. Many will make a doom. Trumpets will surely sound. All of the dead shall rise. Righteous meet in the skies. Again. And then goes every man.
Magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan at lahat ng mga sumusubaybay at naabot ng ating pag-aaral na ito. Magandang gabi at welcome muli sa inyong lahat sa ating pagpapatuloy na ating pag-aaral. At tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagpapahintulot ng pagkakataon na ito upang magpatuloy sa mga pag-aaral sa layuning makilala natin ng lubusan ng ating Panginoon, ang Diyos ng ating buhay at siyang pinagmumulan ng lahat. Tayo ngayon ay nasa pang 31st na gabi na ng ating pag-aaral sa ating spiritual journey to a more abundant and generous life. At tayo nagpapatuloy sa ating part 2, mga kapatid. At ngayong gabi ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa panibagong paksa. At kagabi, napakaganda ng ating napag-usapan at ito ay tungkol sa pagbibigay. Ang ating pagbibigay daw ay isang malaking tulong at pagpapasigla sa iba po para din sila ay magbigay para sa ating Panginoon. At ngayong gabi, bago natin marinig ang panibagong paksa na pag-aaral natin at muli natin mga Pastor Redante Honorica, ay tayo muli ay lalapit sa Panginoon para sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa gabi pong ito, labis ang aming pasasalamat sa mga pagpapala na aming natanggap sa buong araw na ito at mga pag-iingat. Ganun din ang inyong kahabagan sa bawat sa amin na kayo ay laging kasama namin at nagbibigay inspirasyon sa anumang aming mga ginawa sa buong araw na ito, Panginoon. Mga pag-iingat at ganun din mga pagpapala na aming natanggap. Sa gabi pong ito, Panginoon, kami magpapatuloy sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita sa pamamuna ng aming pastor, Pastor Redante Honorica, Panginoon. Gabayan po kami at makasama, patuloy na yung makasama ang banal na espiritu upang magbigay sa amin ng kapayapaan at kaalaman na nagmumula sa inyo. Ang aming pastor, bigyan siya ng karunungan na, at mga katotohanan na ihayag at bigyan siya ng karunungan, Panginoon. Na nakikinig sa gabi pong ito ay bigyan din sila ng kahandaan upang tanggapin ang mga salitang ito. At sa muli, kami ay humahingi ng aming pagpapatawad ng aming mga pagkulang at pagkakasala itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Isa pong napakagandang gabi sa inyong lahat mga kapatid na nakasama po namin kayo sa gabing ito. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na kayo ay patuloy na sumusubaybay sa atin pong ginagawang pag-aaral dito sa spiritual journey to a more abundant and generous life. Kaya nga po, sa pagpapatuloy, makakarinig tayo ng isang tanging bilang na ibabahagi sa atin ni Brother KB. Isang bata'y gumawa ng laruang bangka. Yari ito sa kahoy, sa ilog ito pinalutan. Ngunit alinalagot at ang bangka ay naanon.
ako ang bata na lumuluha na kanyang hahanapin na wala niyang bangka. At hindi nga nagtagal na makita niya ito sa tindahan. Nag-ipon siya ng pera ng kanyang mabili. Siya'y umuwi, yakap niya ng masaya. Dalawang beses na ika'y akin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Gumawa ang Diyos ng isang tao, yari ito sa pag-ibig na buhay dito sa mundo. Ngunit tinapay na lagot at ang tao ay naanod. Nangako ang Diyos mula sa kanyang trono, kanyang hahanapin na wala niyang tao. At hindi nga nagtagal, dumating si Jesus na kanyang anak. At siya'y nabayubay doon sa krus upang ang tao'y maibalik niya. Dalawang beses na ika'y akin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Dalawang beses na ika'y akin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Dahil ikaw ay mahal niya. Salamat po sa isang magandang awit na atin pong natunghayan ngayong sandaling ito. At atin pong purihin ang Panginoon sa kanyang mayamang kabutihan na ipinagkaloob sa atin sa sandaling ito. Tunay na ang Diyos ang nagbigay sa atin sa sandaling ito ng isa pang gabi upang tayo ay maglakbay muli sa ating pag-aaral na gagawin ngayon. Tayo po ay nasa pang-30 at isang gabi. Nalampasan na po natin ang isang buwan na marka. Tayo po ay nasa 31 gabi sa atin pong pag-aaral ngayon. Kaya samahan niyo ako na atin pong tutuklasin ang isa pang napakagandang gabay at kabutihan ng Panginoon na kanyang ibinahagi sa atin upang tayo ay kanyang pagpalain. Tandaan po natin ang layunin kung bakit tayo nag-aaral ngayon ay upang makilala natin si Jesus ng lubos sa ating buhay.
hindi lamang sa pag-aaral natin ngayon, kundi sa atin pong pagpapatuloy pa sa inyo ng personal na pag-aaral ng kanyang mga salita. Makilala natin siya na hindi lamang siya ang ating tagapagligtas, kundi higit sa lahat siya ang ating Panginoon ng ating buhay. Kaya't ngayon ay ibinigay sa atin ng Panginoon ang isang napakagandang pagkakataon na tayo po ay mag-aaral ng isang napakagandang paksa sa 31 gabing ito. Tandaan po natin na sa part 2 tayo ng ating pong pag-aaral at ito'y magtatapos sa October 17. Kaya't sa pagpapatuloy na ito ay atin pong sundan ang dalangin ni David na palagi ang kanyang ninanais na ito ang kanyang maabot sa kanyang sarili. At ito'y napakahalaga sa atin bilang pagpapatunay na ang Diyos ay kasama natin. Kaya at ang Diyos nawa ang siyang magkaloob sa atin ng kanyang gabay at pakikisama sa napakabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya't samahan niyo ako na atin pong tuklasin ang isang napakagandang paksang ito. Tandaan natin na kung bakit natin ito pinag-aaralan ay upang makita natin kung paanong ang Diyos sa kanyang kabutihan ay tumatawag sa atin sa isang napakagandang pagkakataon na kanyang ginawa para sa ating lahat. Kaya't samahan niyo ako na atin pong maunawaan ang kanyang mayamang kabutihan para sa atin sapagkat unti-unti nitong dadalhin tayo sa maayos at sa tamang pagkakilala sa kanya bilang ating Panginoon. Tandaan natin na tinawagan niya tayo upang tayo ay kanyang maging katiwala. At ito ay napakahalaga para sa atin ngayon. Kaya't kung mayroon pang isang bagay na nais ang Panginoon na magawa sa ating buhay, ay linangin tayo patungo sa bagay na ito na tayo ay maging alagad niya at tapat niyang katiwala at higit sa lahat, tayo ay kanyang mga kapartner sa gawain ng Diyos. Kaya nga po, sa sandaling ito ay ating sundan ang atin pong pag-aaral sapagkat tayo ay nasa 31 gabi ng atin pong pag-aaral ngayon. At napakaganda ng dalangin ni David para sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa atin, ituro mo sa akin o Panginoon ang daan ng iyong mga batas at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo at akin itong susundin ng buong puso ko. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo sapagkat aking kinaluluguran ito. Ito ang taimtim na dalangin ni David. Ito ang kanyang nais na maunawaan kung ano ang kalooban ng kanyang Panginoon at ito ang masunod sa kanyang buhay. Ayaw niyang sundin kung ano ang nais ng kanyang puso, kundi ang nais niya ay masunod ang kalooban ng Panginoon na tumawag sa kanya sapagkat ito ay mahalaga para sa kanya. Kaya't sa ating paksa ngayon, ating susuriin ang katotohanan ito sang-ayon sa tema na atin pong pag-aaralan. Ang sabi sa atin, your pursuit of God and a generous life will give you a fuller and richer life. Ang sabi sa atin, ang paghahanap mo sa Diyos at ang iyong masaganang pagbibigay ay magbibigay sa iyo ng punong-puno at mayamang buhay. Opo, ito'y isa sa napakagandang naisin ng Panginoon na kanyang gawin sa kanyang mga anak. At ito'y makikita natin sa kalagayan na ating una hinahanap ang Diyos at bunga ng
pagkatagpo natin sa Diyos, tayo naman ay tumutugon sa isang masagana at malayang pagbibigay upang tustusan o panatilihin ang gawain ng Diyos na sumusulong sa panahong ito. Ito ang katotohanan ng ipinapahayag ng Panginoon. Ang paghahanap natin sa Diyos at ang ating pagbibigay, lalo ng ating masaganang pagbibigay, ay magdadala sa atin sa isang buhay na lubos na nagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang panukala para sa ating buhay at sa kaluguran na sundin ang Kanyang kalooban. Ito ang Kanya ipinayo, lalong-lalo na sa panahon ni Apostol Pablo, sa mga kapatid sa loob ng iglesia. Sa Kanyang pagtuturo kay Timoteo, Kanyang sinabihan si Timoteo na ituro sa kanila, lalong-lalo na doon sa mga mayayamang mga kapatid, doon sa mga pinagpapalang mga kapatid, doon sa mga taong bumubuhos ng sagana sa kanila, ang biyaya at ang pagpapala ng Diyos, ay turuan sila ni Timoteo na sila ay maging tapat sa Diyos at ginagawa ang Kanyang kalooban. Sa kumapansin natin sa unang Timoteo kapitulo 6, inakay tayo ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo na sinasabi niyang ang pera ay napakahalaga para ngayon. Ngunit kapag dumarating ang pagpapala at ibinubuhos sa atin na ano pat ang umaangat ang ating kalagayan sa buhay, nagkakaroon ng tukso na ibigin natin ang salapi at ang kayamanan kaysa ibigin ang Diyos. Kaya ito ang Kanyang pamanhik. Ang sabi ng Panginoon, command them to do good. Utusan mo sila na gumawa ng mabuti. To be rich in good deeds, maging mayaman sa mabubuting gawa. Sila'y sagana sa kayamanan, sa mga pagpapala na ibinubuhos ng Diyos sa kanila. Kaya maging mayaman din sila sa mga gawa na mabubuti. At ang sabi po, to be generous and willing to share. Opo, narinig natin ang tatlong bagay na sinabi ni Pablo kay Timoteo upang kanyang ituro at iaral doon sa mga kapatid na mayayaman. Ang sabi niya, gumawa sila ng mabuti. Maging mayaman sa mabuting gawa. At maging masagana at bukas sa loob na nagbabahagi. Ano mangyayari kapag sinunod nila ito? Ang sabi ni Pablo, in this way, they will lay up treasure for themselves. Saan po sila maglalagay ng kayamanan? Doon sa langit. At ito ang sinabi ni Jesus, lay up for yourself treasures in heaven na walang pagkasira o walang pagnanakaw na nangyayari, kundi iniimpok natin o tayo ay nag-i-invest sa matibay na pundasyon ng pangunguna ng Diyos. At ito'y Kanyang pararamihin at pagpapalain kung doon natin ibibigay. Kaya inulit ni San Pablo, in this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. For the coming age. Isipin niyo po, yung pagtulong ngayon ay makapagtatayo ng matibay na pundasyon sa mga darating pang panahon at henerasyon. Yung ating kasagana at kabutihan na ibinabahagi ngayon ay makakatulong na isulong ang gawain ng Panginoon doon sa mga daratnan ng mga huling panahon. At ang sabi niya, so that they may take hold of the life that is truly life, upang sila ay makapanghawak sa buhay na ito talaga ang buhay. Kaya ito'y napakahalaga, mga kapatid at mga kaibigan. Ang pag-iimpok ng kayamanan para sa gawain ng Panginoon ay isang malaking gawa na binibigyan ng pag-aproba o pagsang-ayon ng Diyos. Sapagkat ito'y gumagawa
hindi lamang para sa kanya, kundi higit sa lahat para doon sa gawain ng Panginoon sa mga taong natutulungan nito at napapaabutan ng Ebanghelyo. Isipin po natin, ang lumalawak na pagpapala ng Panginoon ay nagsisimula doon sa mga tao, hindi lamang yung mga frontliners, yung kusang loob na ibinigay nila ang kanilang sarili na pumunta doon sa mga lugar na walang mga pumupunta o sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at mga nangunguna sa iglesia na sila ay nagpasyang ibigay ng buong buhay nila sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit kailangan din namang suportahan ang mga kagaya nila na nagpapatuloy ng pagsulong ng gawain ng Diyos sa iba't ibang lugar. Kaya ang sabi niya, kayo na mga pinagpala ng Diyos, kayong mayayaman, kayong sumasagana sa mga kaloob na ibinibigay ng kalangitan, gumawa kayo ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa at maging masagana sa at bukal sa loob na nagbabahagi, hindi sa sila'y napipilitan o kaya'y hindi dahil sa merong apila upang gumawa, kundi kusang loob, nagpapanukala na ito yung kanilang mga pagtulong na gagawin, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Kapag nangyari ito, sabi ni Pablo, nagtatayo tayo ng pundasyon, hindi lamang sa pangkasalukuyang panahon, kundi sa darating pang panahon, doon sa mga aabutan ng pagdating ng Panginoon. Nawa, dumating si Jesus sa ating panahon. Ngunit kung hindi ito mangyari, gumagawa tayo ng malaking bahagi na isulong ng isulong ang gawain ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Kaya nga, ang sabi niya, sa isang sa sulat kay Philemon, siya ay nagbigay ng isang patotoo sa ginawa ng lalaking ito na tumutulong sa iglesia. Ito ay personal na sulat ni Pablo kay Philemon na isa rin sa mga haligi ng pananampalataya ng Kristiyano nung naunang panahon. Ang sabi niya kay Philemon ay ganito, "You are generous because of your faith." Ikaw ay masagalang nagbibigay dahilan sa iyong pananampalataya. "And I'm really praying, I am praying that you will really put your generosity to work." At ako'y nananalangin na mailalagay ang iyong kasaganaan, ang iyong pagtulong sa paggawa. "For in so doing, you will come to an understanding of all the good things we can do for Christ." Upang maunawaan mo kung ano ang magagawa ng iyong pagtulong sa gawain ng Panginoon, sa gawain ni Kristo. Kaya sa pagpatuloy, sabi niya, "I myself have gained joy and much comfort from your love, my brother." Ang sabi ni Pablo, kapatid na Philemon, ako rin naman ay nakatanggap ng saganang kaligayahan at kaginawahan dahil sa ginawa mo mula sa iyong pag-ibig. "Because your kindness has so often refreshed the hearts of God's people." Kaya nga, itong si Philemon ay inappreciate ni Pablo doon sa katangian na ibinigay ng banal na Espiritu sa kanya. At marahil kaibigan o kapatid, ang Diyos ngayon ay tumatawag sa iyo na ikaw ay maging kabahagi niya sa gawain ng pagsulong sa sanlibutang ito. Hindi lamang sa lugar na iglesia ng Makati o kung saan man kayo naroroon, kundi sa gawain ng Panginoon na ang ating pagbibigay ay makikita ng Panginoon na gumagawa sa kaligtasan ng maraming tao. Di po ba isang kaligayahan at isang karangalan na ang ginagawa niyong pagtulong ay gumagawa ng malaking kaligayahan sa buhay ng mga nangunguna sa gawain ng Panginoon? At kayo, sangayon sa ating mga pag-aaral, ay hindi lumalampas sa paningin ng Diyos ang inyong kabutihan, ang inyong malayang pagbibigay.
ay itinatala ng Panginoon kung saan pagdating ng araw, lahat ng tao maliligtas, ay makikilala ang kabutihang loob na ginawa mo na ikaw ay isa sa mga naging dahilan ng kanilang kaligtasan. Kaya kaibigan, ipagpatuloy mo ang maging bukas at malayang pagbibigay na ginagawa mo ngayon. Tandaan natin, si Jesus ay nagsabi, kagaya ng awit na inawit sa atin, kanyang ibinigay ang kanyang buhay sa atin upang sa dalawang pagkakataon, sa paglalang at sa pagliligtas, ay maangkin niya tayo. At ito ang kanyang sinabi sa Juan chapter 10 verse 10. Ang sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Isipin po ninyo ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Kasaganaan ng buhay at patuloy na pagpapalang dumadaloy sa atin sapagkat bukas ang daluyan ng pagpapala upang tumulong sa kaligtasan ng mga tao. Tunay po na ang Diyos ay tumatawag para sa inyo. At ito'y napakagandang pagkilala sa katapatan ng Diyos sa atin. Sa totoo lang, kung ang bibilangin natin ay ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, hindi natin kayang tapatan o tumbasan ng halaga ang mga bagay na ito. Pero dahil nakilala natin si Kristo at ang ginawa niya sa ating buhay, inaakay niya tayo sa isang buhay kagaya niya na maging mapagbigay sa kaligtasan ng ibang tao. Sabi ni Ellen White sa Our High Calling, page 195, ay ganito, laying up treasure in heaven will give nobility to the character. Ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit ay nagbibigay daw ng nobility. Ano po? Tayo nagiging noble o marangal, karangalan sa ating karakter. It will strengthen benevolence, pinapatibay ang pagbibigay. Encourage mercy, pinapalakas ang ano po, ang kahabagan. Cultivate sympathy, nagtatanim ng ano po, simpatya. Brotherly kindness and charity, pag-ibig sa mga kapatid, kabutihan sa mga kapatid at pag-ibig. At ano mangyayari? It will unite the soul of man with Christ. Yung taong bukas sa loob, masaganang tumutulong sa gawain ng Panginoon, na sabi, it will unite his soul with the soul of Christ. Dinudugtong ang kanyang kaluluwa sa kaluluwa ni Kristo by links that can never be broken. Sa pamagitan ng isang tanikala o ugnayan na hindi kailanman mababali. Bakit hindi mawawala o hindi mababali? Sapagkat kay Jesus ang core ng kanyang karakter ay ano po? Pag-ibig na may ano po? Pagsasakripisyo. Pagbibigay ng kanyang buhay. Sabi sa atin sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only Son. Sipin niyo po, si Jesus ang kayamanan ng buong kalangitan, pero hindi ipinagkait ng Diyos na ibigay sa atin sa ating mga kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit tayo naggamit ng kaligtasan ito. Kaya kapag nakita natin ang karakter na ito sa buhay ni Kristo, isang karakter na puno ng pag-ibig at pagsasakripisyo sa pagbibigay para sa Diyos, tinugnay, dinudugtong ang ating buhay sa kanyang buhay at ito ay hindi mapuputol. Ang sabi ni Randy Alcorn sa atin,
ay ganito. Giving is a giant lever. Alam mo yung lever, para pong siso. Okay po. It's a giant lever positioned on the fulcrum of this world, allowing us to move mountains in the next world. Ang pagbibigay ay kagaya ng isang malaking lever na nakaposisyon sa mundong ito kung saan ginagawa niya tayo na mapagalaw ang mga bundok sa susunod na sanlibutan. Because we give, eternity will be different for others and for us. Sapagkat tayo nagbibigay, ang walang hanggan ay kakaiba para sa ibang mga tao at para din sa atin. Isipin natin kung hindi nagbigay ang Diyos. Ano pa kaya ang maikukumpara natin doon sa pagbibigay na ginawa, na ginagawa natin ngayon kumpara doon sa pagbibigay na ginawa ng Diyos para sa atin? Kaya nga, kung mayroon pa tayong isang bagay na uunawain, ito'y napakahalaga, kaibigan. Ang paghanap mo sa Diyos at ang iyong masaganang pagbibigay ay magbibigay sa iyo ng isang punong-puno at mayamang buhay. At lubos akong naniniwala na magiging malapit ang iyong buhay sa buhay ni Jesus. Kaya sa gabing ito, aking idinadalangin na tayo ay magtalaga ng ating buhay sa ating Panginoon. Kung mayroon pang isang bagay na gagawin si Jesus para sa atin, ay tayo ay akayin na magtiwala sa Kanya. Si Jesus lamang ang ating pag-asa, sapagkat Siya ang nagbigay ng halimbawa sa ating buhay. Kaya kung magiging puno tayo ng bukas ang ating puso sa pagtulong sa gawain ng Panginoon, isang masaganang pagbibigay, lalong-lalo na hinahanap natin ang Diyos, ay bibigyan tayo ng Diyos ng isang mayamang karanasan na hindi natin kayang ipagpalit sa mga bagay na ibinibigay ng sanlibutan ito. Mabigyan nawa tayo ng isang inspirasyon sa pamamagitan ng isang awit na ibabahagi sa atin ni Sister Jane Anda. Ako'y masaktan sa
Purihin ang Diyos sa napakagandang bahagi na ibinigay sa atin ngayon ng inspirasyon ng awit na ito. Na makapagtalaga tayo sa ating buhay na ito. Na maging kapartner ng Panginoon, kanyang alagad at tapat na katiwala. Akin po kayong inaanyayahan sa isang panalangin sa sandaling ito. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa isa na namang pag-aaral na ginawa namin kung saan dinala mo kami, dakilang Diyos, na maunawaan namin ang isang mahalagang aspeto ng katapatan sa pagiging katiwala, alagad mo at iyong kapartner sa iyong gawain, Panginoon. Panginoon, amin pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo. Kung tinatawagan mo man kami, Panginoon, na maging tapat at maging kabahagi mo sa gawain, kahit sa pamagitan ng pagbibigay, alam namin, Panginoon, na kayo ay gagawa ng malaki sa buhay ng mga tao na amin pong natutulungan, na amin pong napapaabutan ng pabalita, sapagkat isinusulong sa pamagitan ng pagbibigay ang gawain ng Diyos na makarating sa mas malayong mga lugar. Amin pong itinataas ang iyong dakilang pangalan, sapagkat sa pagtawag mo, Panginoon, narito ang amin pong mga kaibigan na natagpo ang tapat at nagtalaga ng kanilang buhay na mula ngayon magiging Panginoon nila si Jesus. At alam namin, Panginoon, ipaparanas mo sa kanila ang isang uri ng buhay na magiging puno ng kaligayahan, kasapatan, at patuloy pang pagpapala sapagkat dumadaloy sa kanila ang pagpapala ng kalangitan na wala kaming silid na kalalagyan, bagkus ito'y umaapaw sa pagtulong sa gawain ng Diyos at sa mga nangangailangan. Ibinabalik namin ang pasalamat sa inyo, O Diyos. Humihiling lang kami sa sanggabing ito na inyong alalahanin ang mga may sakit, lalo na po ang ilan sa aming mga kapatid, ang mga mahal sa buhay nila na nasa gitna ng karamdaman sandaling ito. Loobin mo, Panginoon, na hipuin at pagalingin at ipagkaloob ang pagbabalik ng kalakasan kagaya po ng Father ni Sister Ligaya o Villalobos. Marami pong salamat sa inyo pong kayo, kabutihan na Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid, mga kaibigan, sa gabing ito. Isa na namang paglalakbay ang ating pong ginawa upang ating makita kung gaano ang Diyos ay napakabuti sa atin. Kaya nga po, sa gabing ito, akin muli kayong inaanyayahan bukas sa ating paksang pag-aaralan na patuloy pa nating makita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mayamang kabutihan para sa ating buhay. Kaya po mo, sa inyong lahat, tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Isa pong magandang gabi
sa inyong lahat. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po.